Hello po. Good evening, everyone. Yeah, good afternoon. Congratulations to the new. Ito yung bagong teleserye ng ABS. Yung first question ko to Echo, parang tagal-tagal ka namin hindi nakita on ano, 'di ba? On screen, parang na-miss kan mga fans mo, mga co-artists mo. Why you decided to accept the role and ano yung challenges you encounter? Ilang years nga, Echo, no? Yeah. Ilang years before ka ulit lumabas? 2018. Wow. 2018. Yeah, 6 years. Oh, naligaw ako eh. First of all, I want to thank all the people I work with dito sa show and sa Dreamscape for actually offering me the role of Tyrone and Arthur, because I had no expectations and I was really blown away. I might as well have, you know, sana nagkaroon na lang expectation, because watching the final product was just amazing. So I want to thank my directors for, you know, just having the vision talaga. And we all shared the same thing. It's nice to be in working with a group who share the same energy and same share vision. And that's what I got. So ang feeling ng pagbalik mo ganun, and then ABS, you know, like buhay ulit yung relationship namin. It never died naman, but you know, coming back to ABS felt like coming back to home. And then having our friends here watch it, and then it's such a great show. I'm not kidding, I'm so proud of it. I feel like I made the best decision this year. Aww. Yes! So, thank you very much. It's the best time to, you know, to just one word na lang para madaldal ako eh. I don't want to turn my back on my artist again, and I just, this is it, full embrace. Yeah. And this is the best thing to share with you. Saka once an actor, always an actor. Di mo na naman ang yun, Jerry. Thank you. It's yeah. Always there. Thank you. Thank you, Echo. Congratulations. Yeah, welcome back. Thank you so much. Yung second question, I want to ask you, Alan, how do you feel that I'm back? So, yeah. Why, this is a serious question, di ba? Parang namin 6 years. Why na? Sige nga, Alan. Ikaw, ano pakiramdaman? Sige, Alan. Sige. Siyempre, na-miss ng mga fans mo yung acting. Ikaw ang tinatanong, hindi yung fans. Ah, ako personally. Yeah, na-miss namin talaga yung Echo. Thank you, Alan. Thank you, Alan. And you still remember us, di ba, nung dumadaan sa kanina dun sa red carpet, talagang binati niya kami yung mga familiar faces. Oh, geez. Ganun naman si Jericho. Yeah, that's my strategy talaga, kasi I always forget names. Thank you. Yeah, thank you, Echo. Congratulations. Second question ko for Jody. Grabe, Jody, no? Grabe ka rito sa... Yes! Parang awa tayo the whole 2 hours. Alam namin hindi ka tumatanggap ng role ng parang yung same, di ba? Same ng inuulit. Talagang bago ka tumanggap, talagang tinikita mong bago to. Yan, parang bago talaga na nakita namin Jody dito. Action, di ba? Parang tinalo mo si Tomb Raider dito. And yung mga fight scenes mo, di ba? Hindi, tanong namin, how was it? Kumbaga, how was it? Paano ka nag-prepare dun sa character mo? And paano ka nag-training? And ano yung mga na-encounter mo during the times na nasaktan ka ba? Ano yung mga challenges you encounter during the shoot? When it was first offered to me, I think yung isa sa mga bagay na nagpa-yes sa akin sa project is it's new. It's something that I haven't done before. And ako kasi parang I always welcome challenges. And parang I feel na parang when I begin to doubt myself whether if I could do or I could do it or not, parang the more na nanggigigil ako na hindi, kailangan ko siyang gawin. So, yun yung una. And then the next is, how do I prepare? So, we did a lot of training. We did a lot of strength and conditioning because we don't want anyone to get injured naman on set. Isa lang yun dun sa maraming component na kailangan mong gawing preparation for the role. Kasi may physical aspect ka. There's also the emotional aspect. Your relational aspect to your co-actors, diba, sa roles nila. And a lot of psychological aspect also. So you have to do a lot of parang digging. Anong nangyari? Kung may mga missing na parang bagay, trabaho mo as an actor na i-fill in yung blanks or fill in the gaps, hindi ba? And
a lot of talking and meeting and collaboration with everyone, from our creative team to our directors, even to my co-actors. Now we discuss our scenes, paano natin gusto to gawin. So mahaba siyang proseso. So part yon ng preparation before mo gawin yung same scene. Kung meron mga nasaktan, ay oo. And ito na yata yung ano, parang nagkapasapasa na ako dito left and right. Parang every time na uuwi ako sa bahay, parang may bago akong baon. Baong pasa. Ganon. Pero it's all part of the job. So, and I'm just really thankful na I got to do this with these wonderful people. I'm just grateful. My heart is full. Congratulations. Worth it naman yung mga pasa mo. Ang ganda-ganda ng kinalabasan mo. Bravo. Abangan nyo, Alan, kasi wala pa yan. Kasi pagdating ng second week, third week, grabe, umaatikabong action na talaga. Hindi pwedeng lumipas ang isang linggo na walang mangyayaring parang action scenes. Ganyan. Ikaw ba yung nagpapa-double or talagang ikaw yung gumagawa talaga ng mga scenes? As much as possible, ako talaga. Share nyo nilang Jodes yung training nyo ng 5 araw, 1 week. Pero sunod araw-araw, kayo ni Jodie, kayo ni Echo, kayo ni... Diba, ang dami yung pinagdaanan, parang 6 hours a day. Ang nangyayari kasi, before kaming mag-shoot, kanyari, may masaschedule na action sequences, hindi binubuo yung routine sa set. Binubuo yon ng stunt director namin prior to the scene na kukunan. So, naglalaan talaga kami ng time for rehearsal. Para din, go ahead, bro. No. I was just telling them how you wanted to start this Zumba before mag-take kami. Nag-Zumba kami lahat. Just to warm up. Sa'yo. Led by. Led by Jodie. The Diamond Star. So, yeah. Shake, bari-bari dancer. Ganun muna kami. Bago kami sumalang. Para alam mo yung circulation. Ganun. Sample daw, sample. Shake, bari-bari dancer. Ari ko, Mambo. Sige na, Nay. Siya yung leader namin. Di ba, Mama? All right. So anyway, congratulations, everyone. Thank you, Alan. Also, so grateful to my former network kasi doon ako nag-umpisa from zero. Kasi sila yung naghirap sa akin na mga di ko talaga, wala talaga akong alam sa ginagawa ko. So I'm so grateful to all the creatives I worked with there and the directors I worked with there. And every experience, every project na nadaanan ko since nag-umpisa ako has contributed to who I am today. At patuloy akong natututo sa mga nakakatrabaho ko. At sa inyo din, sa mga fans, dahil yung mga komento nyo, yung mga reaction nyo, yun din talagang nag-inspire sa amin na talagang pagbutihan pa sa trabaho. And JP, di ba? Dine-nervous kami. Fairness, totoo yan. Pero nung nakita namin yung reaction nyo kanina, yung mga fans, yung mga friends, yung mga ganyan, natuwa kami kasi yung pinaghirapan namin, hindi na baliwala. Lalo na yung role ni Jodie dito dahil ano, may mga ano si Jodie dito, may mga action scenes ang anak ko dito eh. Oo, ang galing-galing niya. Kailangan niyo talaga panoodin. Yeah, parang minsan namamangha pa rin. Siguro dahil parang first time ulit sa akin yung ganito na sa ibang generation agad. Pero sobra akong, kanina nung nanonood ako, parang bilang mahilig din ako manood ng mga drama series, parang namamangha ako na yung napapanood ko, ka-eksena ko lang kagabi, yung gano'n, yung energy din nila ay, kumbaga, totoo yun na hindi mo mabubuo ang storya nang hindi binibigay ng lahat ng miyembro yung energy nila. So, kung anumang role yan, basta yung energy nandun ka sa moment na yon, maganda lalabas yung storya. Kaya, thankful, excited, at hindi ako makapaniwala na nasa Netflix siya dahil bilang fan din ng mga series ng Netflix, di ba? Lavender Fields nasa Netflix. Kaya thankful, grateful din. Nga lang sinabi ni Inay and ni Ate na syempre nagpapasalamat tayo, di ba? Kasi parang hindi biro yung pinagdaanan ng lahat habang nag-shoot ng serye. Napakahabang proseso, napakahabang development. Maraming nangyayari na lingit sa kaalaman ng nakararami. So, pag nakita mo yung
yung parang finished product na parang wow, sobrang worth it pala talaga ng mga challenges na pinagdaanan. And parang bigla na lang ma-excite ka na parang ito yung i-share namin sa audience namin. And sana kung paano kami na-excite, sana yun din yung ma-feel ng audience. Sana ma-move sila, and I just really pray na maka-glean sila ng important life lessons sa ginawa namin. Thank you.